Isang magandang umaga po sa inyo lahat muli. Nandito po tayo sa Usapang Manglenyo. Siyempre, One Manila. Ito po ang inyong lingkod bayan, si Pablo Chiki Ocampo. At binabati po kayo lahat. Alam mo, itong nakaraang linggo, meron pinost ang Legal Network for Truthful Elections, LENTE, L-E-N-T-E, ng isa sa mga direktor dyan, ay walang iba kundi si Marisa Aldesa. Pinag-uusapan yung mga nangyayari tuwing may eleksyon, kung paano yung mga nasa posisyon ay pinagsasamantalahan ang kanilang mga pwesto, kapangyarihan na hindi dapat nila ginagamit sa tuwing may eleksyon, lokal man or nasyonal. Ang ibig sabihin po dito ay gaya ng paggamit ng mga sasakyan na pag-aari ng Manila City Hall, di ba? O taong bayan ng Maynila. Yan eh, yung mga e-trike, yung may mga red plate, yan eh, hindi dapat ginagamit pang sarili nilang kapakanan tuwing sila po ay tatakbo bilang mayor or vice mayor or konsyal, sapagkat yan po ay talaga namang pinagbabawal. Ganun din po ang issue ng mga job order. Ang issue ng mga job order, katakot-takot ang pangako na sinabi, magtatrabaho kayo sa loob ng 3 buwan, tatanggap kayo ng 6,000. Ang masakit nun, maraming job order hanggang ngayon, hindi pa humbayag. Kaya nagagalit ang mga tao. Kasi yung nangako, natalo. Di ba? Alam naman natin kung sino yung natalo sa Maynila na tumakbo ng presidente. Pinangako na lahat magkakaroon ng trabaho. Lahat magkakaroon ng job order. Ibig sabihin, yung job order, binibigay po yan sapagkat yan ay talagang nakakatulong. Pero sana hindi sa panahon ng eleksyon kung saan pinapangako nila yan. Kasi yan, illegal yan. That is a simple way of vote buying. Di ba? Tapos, ang masakit yan, yung trabaho na binibigay nila, pondo ng taong bayan, ay sila yung kunwari nagwawalis lang. Hindi naman trabaho yun. Kunwari. Di ba? Kasi kung magwawalis ka, dapat may uniforme ka, merong kang, merong naka-rubber shoes ka siguro, at hindi naka-chinelas, at merong kang t-shirt na nagsasabi na ito ay, ikaw ay temporary na empleyado ng Manila City Hall, at may kanya-kanya kayong mga area na talagang nililinis nyo. At hindi lang ho basta isang araw, dalawang araw sa isang linggo. Ganyan ang mga pagsasamantala na ginagawa noong panahon ng nakaraang halalan dito po sa Maynila. Tapos, yung mga paggamit ng mga kunwari na sinasabi na ayuda, isang ehemplo po, yung ordinansa ng ayuda ng mga senior citizen. Ulit-ulit namin sinasabi ni Attorney Lopez, ni Attorney Alex Lopez, na buong paniwala ko, yan po dapat ang nanalo dito sa lungsod ng Maynila. Parati namin inuulit, bakit ang pondo ng senior citizen inuunti-unti nire-release nila Isko Moreno at Hani Lacuna? Samantalang po, yan po ay isang ordinansa. Pag ang isang ordinansa ay naipasa ng konseho, yan po automatic may pondo yan. Bakit inuunti-unti ang release? At sinetsempo nila kung kailan malapit ang halalan. That is a simple way na para sabihin sa mga tao, malapit ang halalan, i-release ko ang pera nyo, mga senior citizen, kaya may utang na loob kayo sa amin. Mali. Mali yun. Dapat sa unang patak pa lang ng taon, kung magkano dapat ang tatanggapin, monthly, kunwari monthly, 500. Kunwari, monthly 500. So sa loob ng isang taon, that is 6,000 pesos. Tama po? Dapat pa lang, sa January pa lang or February, yung buo na yan na 6,000, bigay nyo one time, big time sa mga senior. Bakit po? Kaya ka nga tinawag senior dahil wala ka ng hanap buhay. Karamihan ng mga senior natin, wala naman pong pensyon. Karamihan ng mga senior natin, kulang sa
alalay sa gamot at sa ospital. Di ba? Kaya nga po, mga ospital natin, nagagalit ang mga doktor. Hindi lang sila nagpaparamdam ng gusto, pero galit na mga doktor at mga nurse. Kasi sa dami ng mga pasyente, walang mga matitinong equipment. Walang mga consistent na supply ng mga gamot. Mga oxygen, kulang-kulang, wala pa. Tapos mga nebulizer, kulang kung hindi sira, kung hindi isa lang. Maraming pagkukulang. Kaya nga po naniniwala kami na ang pera ng taong bayan dapat talagang pangaalagaan. At yan, naniniwala po ang lingkod bayan yung ito sa Pablo Chiqui Ocampo. Naniniwala ko na sa pamumuno po ni Attorney Alex Lopez na siyang dapat nanalo bilang alkalde, naniniwala po ko lahat yan dapat nasunod sa tamang paraan. Bakit po? Kasi naniniwala si Attorney kung ano yung para sa tao, bigyan nyo sa tao, huwag nyo unti-untiin. Di ba? May pondo naman. Tapos, yung mga ira ng barangay, yung mga internal revenue allotment ng mga chairman, ha? Pag hindi ka kakampi, tinatakot ka pa na hindi bibigay sa'yo sa oras para ikaw ang pagbintangan ng mga tao sa barangay mo na walang mga project, walang mga gamot, ha, na binibili ng partisipasyon nyo sa ira. Di ba? Lalo na pagka hindi kayo tutulog doon sa nakaupo, tatakutin pa kayo, mga chairman. Lalagyan daw kayo ng kalaban sa susunod na halalan. O tama ba yun? Mali yun eh. Yun ang mali. Hindi ko nakikita na yan ay gawain ng isang matinong tao. Gawain ng isang matinong politiko. Kaya po, itong mga nakaraang araw na to, hindi namin nakikita si Annie Lacuna. Nasaan si Annie Lacuna? Mayor, Mayor! Mayor, Mayor, where are you? Nung panahon ng kasagsagan ng tuloy-tuloy ang ulan, October 26 to 29, nasaan po kayo? Hanggang ngayon, hindi namin kayo nararamdaman. Balita ko, nagpunta daw kayo ng Brazil sa climate summit sa Brazil. Ano ba nangyari doon? Ba't di kayo mag-report dito sa tao? Tapos sabihin nyo kung ano yung nalaman nyo doon na pwede nyo implementahin dito. Hindi lang sa syudad. Dahil ang langit, hindi lang ho, may langit sa lungsod ng Maynila. Langit ang buong mundo yan. Ano nalaman nyo na pwede nyo endorso kay Presidente BBM na para makatulong sa climate change kung talagang nag-attend kayo? Di ba? Sabihin nyo, sa taong bayan, huwag nyo itago sa sarili nyo lang. Dahil ang taong bayan, uhaw din para matuto kung ano dapat ang gagawin. Basta makakabuti para sa lahat. Kaya po hindi namin kayo nakikita. Ha? Ang balita ko, ha? Through the grapevine, si Yul Servo lang ang umikot sa mga evacuation center. Ano? Binigay niyong tulong. Ha? Nagpakita lang ba kayo? Nagpa-photo-op lang kayo? Ha? O baka hindi rin kayo nagpa-photo-op kasi wala rin kayo dahil hindi namin kayo nakikita ilang araw na, ilang linggo na. Di ba? Dapat ang mayor, ha, 24/7 yan. 24/7. O, kamusta na? Bernie Ang. Ha? Kamusta na yung door-to-door doktor? Ano nangyari? Ha? Ano lang ba? Photo op lang? Nag-groundbreaking na ba kayo yan sa programa niyan? Nagkaroon na ba kayo inaugurasyon yung programa na yan? Ano na nangyari? More than 1.7 million ang populasyon ng Maynila. 80% tawang mahihirap. 60% talagang mahirap. Ano na itulong ng door-to-door doktora? Eh, pag-alam ko kaya nila kuna, hindi naman doktor eh. Dermatologist po yan. Di ba? Bagamat may mga kakilala ko, may nakita na ako mga tao, may mga skin disorder, mga psoriasis, ayan, pwede ka siguro dyan. Pero karamihan ng mga tao ang sakit, diabetes, high blood, hypertension, may sakit sa puso, may pneumatic heart, ha? Anong ginagawa nyo? Kaya nga, alam mo, dapat di ko ina-advise to sa inyo, Bernie. Pero di ba yan, naaawa na ako sa'yo. Kasi puro negative ang sinasabi mo sa programa ng One Manila, ha?
Pero ito, bibigyan kita ng advice. Punuin nyo ng gamot, doktor, nurse, ang bawat ospital natin. Tapos, yung 10 na health center na ginibani nyo, pagawa kayo uli, sapagkat ang taong bayan, maraming tumatanda, maraming nagkakasakit. Panahon ng bagyo, panahon ng tag-ulan. Tayo nyo uli yung mga 10 health center na inyong giniba. Tapos, binang nyo pang Maynila sa utang. 15 billion. Ha? Mahiya naman kayo. Bernie Ang. Bernie Ang. Mahiya ka. Okay? Pablo, Chiki, yung ampo po. Lingkod Bayan. One Manila. Usapan Manila niyo po. God bless.